Mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid kay Kristo, kayo po ay aking binabati ng magandang gabi at aking inaanyayahan po kayong lahat na muling samahan niyo po ang inyong lingkod sa isa na namang bahagi ng pag-aaral na ating ginagawa tuwing gabi. Ito po ay serye ng pag-aaral tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. At akin din pong binabati ang mga viewers natin sa Facebook. Welcome po kayong lahat sa ating radio program at sa ating pag-aaral ngayong gabi. Nawa po ay kayong lahat ay nasa mabuting kalusugan at nasa maayos na pangangatawan at pag-iisip upang sa ganun ay magiging kapakipakinabang ang ating gagawin na pag-aaral ngayong gabi na ito. Sa pagpapatuloy po natin ay ating isang guni ang ating pag-aaral sa kamay ng Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, kayo po ay aming sinasamba, pinupuri, pinapasalamatan. Sapagkat kayo ang Diyos na lumanglang sa langit at lupa, kayo ang pinagmulan ng aming buhay at kayo ang laging gumagabay at nagbibigay ng pagpapala sa amin sa araw-araw. Gabayan niyo po muli kami ngayon sa aming pag-aaral na ito na dumating kami sa tamang pagkaunawa ng mga salita ninyo na aming pag-aaralan. Tulungan po kami nawa ng inyong banal na Espiritu at patawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ito po ang aking dalangin para sa lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So, magandang gabi mga minamahal na mga kapatid. Pagpapatuloy po natin ang ating ginagawang pag-aaral at ang paksa na pag-aaralan natin ngayong gabi ay ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Yan, ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Tapos na tayo sa pag-aaral sa paksa ng tanda ng hayop. Kaya't bigyan naman po natin ng panahon upang pag-aralan ang tungkol naman sa tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Although ito ay karugtong pa rin ng ating nakalipas na pag-aaral, kaya't doon pa rin tayo magsisimula tapos pagpapatuloy natin. Kasi series na ito, kaya magkakarugtong talaga yung mga paksa na ating pinapag-aralan. So kung maalala ninyo, ang pinag-aralan natin ayon sa hula ng Revelation 13 verse 11 to 16, yun po yung topic natin kahapon, no? Ay pinag-aralan natin na ang Estados Unidos ng Amerika ayon sa hula ay gagawa ng larawan ng hayop. Meaning na pag-isahin nila ang estado at simbahan. Kaya't ang gobyerno ng Amerika ay magiging katulad ng gobyerno ng simbahang Katoliko na kung saan ang estado at simbahan pinag-isa. At ang estado ang naging tagapagpatupad ng batas ng simbahan. Ayan. Sabihin, lalo na doon yung pag-uusik doon sa mga hindi sumusunod sa batas ng simbahan. Siyempre, kung simbahan lang, walang estado, walang civil power, hindi pwedeng makapagpatupad ng parusa sa mga tao, lalo na kung ang parusa ay kamatayan.
Pero ang nangyari noon, dahil nagkaisa nga ang simbahan at saka ang estado, ginamit ng simbahan yung estado para parusahan itong mga hindi sumusunod sa patakaran o batas ng iglesia. Yan ang nangyari noon sa simbahang Katoliko. At yung hula na sinasabi doon ng Amerika na sumisimbolo sa hayop na may dalawang sungay ay gagawa ng larawan. Okay, larawan, image o copy. Ibig sabihin, tutularan niya yung naunang hayop, yung Katoliko. So, kung ano yung forma ng Katoliko noon na nagsama ang estado at simbahan, ganun din ang mangyayari dito. Yun din ang gagawin ng Amerika. Sa ngayon, wala pa yun. Separate pa ang simbahan at estado sa Amerika. Pero yun ang nakahula na pagkakaisahin yan, yung dalawa na yun. So, kapag yan po ay nangyari at nagkaisa na yon, ang Amerika ay maglalabas ng batas upang ipangilin ang araw ng Linggo bilang isang National Day of Rest, Prayer and Worship to God. Ang totoo, na-declare na ng ni President Trump ang Sunday as in National Day of Prayer. Pero hindi pa yon National Day of Rest. Wala pa yung, hindi pa Day of Rest, no? Hindi pa rin Day of Worship. National Day of Prayer lang yon, yung ginawa niya noon. Pero darating ang panahon na hindi lang yon, hindi lang magiging National Day of Prayer, kundi magiging National Day of Rest, Prayer and Worship to God. So bagamat sinasabi nila, sasabihin nila in the future, nang araw ng Linggo ay ipanghingilin bilang araw ng Sabat, araw ng panalangin at araw ng pagsamba sa Diyos. Diyos ang binabanggit nila, subalit hindi talaga sa manlalalang na Diyos mapupunta ang pagsamba ng mga tao, kundi mapupunta sa Papa ng Roma, sapagkat alam natin na ang simbahang Katoliko ang gumawa ng araw ng Linggo na araw ng Sabat bilang kapalit ng araw ng Sabado na Sabat ng Panginoon. Yun po yung pinag-aralan natin sa nakalipas. Siya yung gumawa nun. Kaya't kapag in-implement yan ng Amerika na ipapatupad yon sa mga tao at sasabihin na yon ay National Day of, halimbawa, National Day of Rest, Prayer and Worship, hindi sa Diyos mapupunta yung pagsamba o yung paggalang. Ganyan. Kundi mapupunta doon sa gumawa ng batas na yon. At yun na nga ay ang Katoliko. Yan po. So, sa ganitong paraan, ang mga tao na nananahan sa lupa ay sasamba sa hayop at tanggapin ang tanda ng hayop sa kanilang noo at sa kanilang kamay. So, very subtle yung kanilang gagawin. Parang hindi nila palalabasin na pagsamba sa hayop, pero ganon ang patutunguhan yan. They will claim na ito ay para sa Diyos. Yun pala ay hindi. Pero siyempre hindi tayo madadayan yan dahil alam na natin yun eh. So sino mang hindi sasamba sa hayop at hindi tatanggap ng kanyang tanda sa pamagitan ng hindi panghingilin ng araw ng Linggo as a National Day of Rest, Prayer and Worship ay hindi makakabili at hindi makakabenta. Yan ang nakahula, no? At kung hindi pa talaga susunod, ay papatayin daw po sila. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid na sa panahon na hinaharap, hindi pa ngayon ha, pero in the coming years, paiigtingin ni Satanas ang kanyang kampanya na lapastanganin ng Diyos at labagin ang kanyang mga kautusan. At sa gawain na ito ay nais niyang isama ang buong sangkatauhan sa pagrebelde sa authority ng pamahalaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpabaliwala at paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Ayan. Gagamitin ni Satanas sa gawain ito na kasangkapan ang mga pangulo ng simbahang Katoliko at mga pangulo ng mga simbahang Protestante sa Amerika upang akitin ng mga tao sa buong mundo na labagin ang kautusan ng Diyos
at itakwil ang kanyang araw ng Sabat. At sa halip ay akitin sila na sumunod sa kautusan ng simbahang Katoliko na ipangilin ang araw ng Linggo, na siya rin naman ang tinutukoy na siya rin naman, ibig sabihin si Satanas din naman ang nagpanukala nito noon pa man. He is the power behind the change. Kinasangkapan nga lamang ang Katoliko. Okay, so si Satanas ay magpapanggap na Kristo at pagkakalooban ang mga pangulo ng mga relihiyon ng kapangyarihan upang maganap ang hula ng Revelation 13 verse 13 and 14 na ang Amerika ay gumagawa ng mga dakilang tanda na anupat nakapagpapababa ng kahit apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. At na dadayan niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na sa kanya'y ipinagkaloob na magawa sa paningin ng hayop, na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan ng hayop na mayroon ng sugat, ng tabak at nabuhay. So, yan po ay nasusulat sa Revelation 13 verse 13 and 14. So, matutupad yan. Ang gaganap sa hula na ito ay walang iba kundi ang Estados Unidos ng Amerika. Dahil yon yung sinisimbolohan ng hayop na may dalawang sungay, na pinag-aralan natin yon kagabi. Subalit hindi papayag ang Diyos na ang mga tao ay maging ignorante sa tunay na issue ng kontrobersya ukol sa pangingilin ng araw ng Linggo. Hindi niya pababayaan ng Panginoon yon na ang mga tao ay maging ignorante. Hindi po siya papayag doon. So, ang gagawin niya para ang mga tao naman ay malaman talaga kung ano yung issue na yon, is pakikilusin niya, pakikilusin ng Diyos ang kanyang iglesia na ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Revelation 14 verse 6 to 11. Sa ngayon, ipinangangaral na, pero sa time na yon, ipangangaral na may kapangyarihan. Yan. At isisigaw nila ng malakas na tinig ang mabuting balita na walang hanggan sa mga nananahan sa lupa at sa bawat bansa at angkan at wika at bayan. At sasabihin sa kanila, matakot kayo sa Diyos at magbigay kaluwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol, at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. Yan yung mensahe ng unang anghel. Isisigaw ng bayan ng Diyos na may malakas na tinig with the power of the Holy Spirit yung mensahe na ito. At syempre, hindi lang ito. Kasama na yung sa mensahe ng second angel at saka yung third angel. At mangyayari na ang bayan ng Diyos ay buong tapang na kanilang isisigaw ang pagtalikod ng lahat ng mga Kristiyanong reliyon na sumang-ayon sa pangingilin ng araw ng Linggo bilang katuparan ng mensahe ng ikalawang anghel na nagsasabi, naguhu, naguhu ang dakilang Babylonia na siyang nagpainom sa lahat na bansa ng alak ng kagalitan ng kanyang pakikiapin. Yan ang mensahe ng second angel. Isisigaw din yan ng tunay na bayan ng Diyos na may kapangyarihan. Yan. Para malaman, ibig sabihin, i-expose nila yung kamalian nitong hayop. At saka nitong mga yung Protestant America na sa hula ay inilarawan na isang hula ang propeta. Alam nyo, America is said to be a Protestant nation. Yeah. Kaya doon sa kanilang sa kanilang motto at saka sa kanilang diba, yung kanilang currency na dollar ay may nakasulat doon na sinasabi, in God we trust. Yeah. Pero dahil sa ang hula ay sabi nga na ang kanyang sungay ay parang kordero, subalit sa bandang huli ay magsasalita na parang dragon, iyon ang mangyayari.
dati mabait pero magiging mabagsik sa bandang huli. Kasi tatalikod nga siya. So kung tapat man na Kristiyano ang Protestant Church noon sa Amerika, eh banda-bandang huli tatalikod yan. Mag-a-apostatize dahil sa mali na doktrina na kanyang tinanggap. So ang Iglesia ng Diyos na puspos ng banal na Espiritu Santo sa panahon na iyan ay hahayo at ipaparating sa lahat ng mga nananahan sa lupa ang babala ng ikatlong anghel na nagsasabi, kaya kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumatanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya'y pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay napailang lang magkapakailanman, at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga nagsisisamba sa hayop at sa kanyang larawan, at sino mang tumanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So, isisigaw din yan at ipapaalam yan sa buong mundo na may buong buong katapangan na gagawin yan ng bayan ng Diyos. So, ang kontrobersya sa pagitan ng Sabado na Sabat ng Panginoon at ang Linggo na Sabat ng Simbahang Katoliko ang magiging dakilang pamantayan upang masubukan ang katapatan ng mga tao. Lahat ng mga tao dito sa mundo ay masusukat kung sino talaga ang tapat sa Diyos at kung sino ang tapat sa Katoliko, no? Kung sila ba ay tapat kay Kristo na tunay ng Panginoon at tagapagligtas, o sila ay tapat sa Papa sa Roma na nag-aangkin na siya ang tinatawan ni Kristo dito sa lupa. So ang mangyayari, parang this is an issue, a controversy between the true Christ in heaven and the Pope who is claiming to be the vicar of Christ. Yeah. Kasi ang mangyayari, itong Papa na ito, aagawin niya yung worship na para sana sa tunay na Diyos, na sa halip na doon sa Diyos mapunta, sa kanya na mapunta yung pagsamba. At saka yung yung pagtitiwala, pagtatapat sa halip na sa Diyos ay doon sa kanya mapupunta. Yun. Kasi nga, bakit nangyari noon? Dapat sana papa na ito, pero hindi kasi siya yung authorized . Nag-aangkin lang naman kasi siya na siya yung vicar of the Son of God, pero hindi naman siya yung authorized ng Diyos na vicar of Christ. Kaya yun ang nagiging problema, yung pag-aangkin niya na hindi naman siya autorisado pero inangkin lang niya. So yun ang magiging sentro ng controversy, itong dalawa na personality na ito, si Kristo at saka yung Papa sa Roma. So kapag ang pangwakas na pagsubok na ito ay dadalhin sa mga tao o maipapaalam sa lahat ng mga tao, kung gayon ay malinaw na makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng mga naglilingkod sa Diyos at sa mga hindi naglilingkod sa Kanya. Habang ang pangilin sa Linggo bilang Sabat, alinsunod sa batas ng simbahan at estado, ay magiging isang pahayag ng katapatan sa kapangyarihan ng Papa sa Roma na sumasalungat sa Diyos. Ang pagsunod naman sa totoong Sabat na Sabado, alinsunod sa batas ng Diyos, ay isang katibayan ng katapatan sa Diyos na lumikha. Yun. So habang ang mga nangingilin ng Linggo ay nagpapahayag na tinatanggap nila ang tanda ng pagpapasakop sa mga kapangyarihang makalupa, ay natatanggap nila ang marka ng hayop. Sa kabilang dako naman, ang nangingilin ng Sabat ay nagpapahayag ng kanilang katapatan sa authority ng Diyos, kaya tatanggapin nila ang tanda ng Diyos. So magkakaroon dito ng dalawang tanda na parang nag-aaway, yung dalawang tanda
At ang nasa sa likod ng dalawang tanda ay siyempre si Kristo at saka si Satanas. Ang nasa likod ng pangingilin ng araw na Sabat, na Sabado, ay si Kristo ang nasa likuran nun. So yun ang tanda ng kanyang kapangyarihan bilang manlalalang. Ayan. Ito namang linggo, ito naman ang nasa likod ng linggo na pangilin ay siyempre si Satanas, na ang ginamit naman niya ay ang Romano Katoliko, ang Papa sa Roma. So yun. So ang pangingilin ng linggo magiging tanda ng kapangyarihan ng simbahang Katoliko. Pero ang nasa likod nga noon is si Satanas. So ito actually yung culmination, ano ba yung culmination sa Tagalog? Ito ay continuation lamang ng controversy o alitan o confrontation ni Kristo at si Satanas doon sa langit. Nagpatuloy dito sa lupa mula doon sa panahon ni Adan at hanggang ngayon, at sa bandang huli, yung last portion of the controversy ay itong controversy sa dalawang sabat na yon, sabat na Sabado at sabat na Linggo. Okay? Na ang nasa likuran ng Linggo ay siyempre si Satanas at saka ang front niya is ang Papa sa Roma. Si Kristo naman na ang nasa likod ng Sabado na Sabat at saka yung Linggo, ang nasa likod naman ay si Satanas. So yun po. So yun ang malinaw na maiintindihan din ito sa bandang huli ng lahat ng mga tao. Although sa ngayon medyo malabo at maraming hindi nakakaalam, pero darating ang panahon pag nagiging sentro ng usapin ito dito sa buong mundo, malalaman at malalaman ng mga tao yan. So sa kontrobersya ng dalawang uri ng Sabat, ang lahat ng mga Kristiyano ay mahahati sa dalawang grupo. Ang unang grupo ay yung mga sumusunod sa mga utos ng Diyos at nananampalataya kay Jesus. Ang ikalawang grupo ay yung sumasamba sa hayop at ng kanyang imahen, image, at tatanggap ng kanyang marka. Ayan po. So bagaman sinasabi ng Revelation 13:16 na ang simbahan at estado ay magkakaisa sa kanilang kapangyarihan upang pilitin ang lahat, maliit at malaki, mayaman at mahirap, malaya at alipin, upang matanggap nila ang marka ng hayop. Gayunpaman, ang tunay na iglesia ng Diyos ay hindi tatanggap nito. Yan po ang good news. Merong bayan ng Diyos na hindi talaga yan madala sa pandaraya. Ipinakita kay Propeta Juan sa kanyang pangitain doon sa Patmos na may mga nagtagumpay sa hayop at sa kanyang tanda. Yun. Basahin po natin sa Revelation 15 verse 2 and 3. At nakita ko ang gaya ng isang dagat na bubog na may halong apoy, at yaong nangagtagumpay sa hayop at sa kanyang larawan at sa bilang ng kanyang pangalan ay nangatatayo sa tabi ng dagat na bubog na may mga alpa ng Diyos. At inaawit nila ang awit ni Moises na alipin ng Diyos at ang awit ng kordero na sinasabi, mga dakila at kagilagilalas ang iyong mga gawa o Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Matuwid at tunay ang iyong mga daan, ikaw na hari ng mga bansa. So dito, ipinakita kay John na dito sa kontrobersya na mangyayari, bagamat nasusulat na the world wander after the beast and follow the beast, merong exemption. Ibig sabihin, merong hindi madadaya. Merong magiging tapat, masumpungan na tapat sa Panginoon. Kaya nagbigay ng encouragement ang Panginoon sa pamagitan ng pangitain para tayo ay hindi tayo manghihina. Na baka pag pinapag-aralan natin na ito ay manghihina tayo, na sasabihin natin na nako, ang hirap naman pala yon.
Ang ibig sabihin, wala palang walang makatayo na magiging tapat sa Panginoon kung ganyan, na ang lahat ay mahihikayat na sumamba sa hayop. Pero wala tayong dapat katakutan, mga kapatid, dahil sa hula ay pinakita ng Panginoon na mayroong magtatagumpay. Ayan, hindi lahat ay madadaya. And that is good news. Kaya mga kapatid, malinaw na hindi lahat ng tao ay madadaya ng Papa sa Roma kahit patulungan siya ng makapangyarihang bansa ng Estados Unidos sa pakikipagtulungan din ng mga simbahang Protestante. Aking idinadalangin, mga kapatid, na nawa ay makasama po tayo, ako at kayo, dito sa nakahula na magtatagumpay sa pandaraya ng hayop o ng Amerika, at hindi tatanggap sa tanda ng hayop sa pamamagitan ng pagtanggi natin na ipangilin ang araw ng Linggo bilang Sabat. Yan. Yan po ang aking dinadalangin para sa aking sarili at sa inyo. At yun po ang aking panawagan din po sa inyo na sana huwag kayong manglupaypay sa napag-aralan natin na ito na hula. Gaano man kalakas si Satanas at despite the fact na kanyang babantaan na papatayin ang hindi susunod, is merong magtatagumpay. At ang Panginoon ay hindi mawawalan ng bayan na talagang maglilingkod sa Kanya. Tayo ay magkakaroon ng pagkakataon na mamili. At aking china-challenge kayo na sana po ngayon pa lang, hindi pa dumarating yun, tayo ngayon pinagpag-aralan natin, ay ihanda na natin ang ating sarili na makasama tayo dun sa magtatagumpay. Paano po natin masiguro na isa tayo na sa magtatagumpay sa hayop at sa kanyang tanda at makakasama ni Kristo sa langit na bayan? Kung nais po natin na makasiguro na makabilang sa mga magtatagumpay, kailangan po na ngayon pa lamang, mga kapatid, ay simulan na natin ang ating pakikibaka sa kamalian. Ayun na nga ang dahilan kung bakit ngayon pa lang ay ine-expose na namin ito, ipinapangaral na namin itong hula para ang lahat ng nakarinig, maaga pa lang ay makapaghanda na tayo. Kasi mahirap na kung last minute saka natin nalaman. Alam nyo yung sekreto ng tagumpay ng mga athletes ay hindi doon sa actual na fight actually nila. Ang simula ng kanilang tagumpay ay yung nandun sa kanilang preparation. O halimbawa, si Manny Pacquiao, pagsasabak yan sa laban, magbigay yan ng sapat na panahon para sa kanyang training. Bakit? Kasi alam niya na yung tagumpay niya doon sa ring, sa actual na pagkikipaglaban, ay nagdepende doon sa kanyang training preparation. Pag hindi siya nakapag-training ng maayos, at hindi niya pinansin yun, yung paghahanda niya, pagkatapos ay sasabak doon sa ring, sa labanan, ay matatalo siya. Pero kapag eksakto yung kanyang training, doon pa ang simula ng kanyang tagumpay. Kaya dito rin sa atin, ang ating tagumpay pagdating ng araw na ito na meron ng kontrobersya ay nakasalalay sa ating preparation ngayon. Yan po ang nais kong ipahiwatig sa inyo, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon ay matagal na po kayong nakikinig sa pangangaral ng Ebanghelyo. Actually, ito ay study number 92 na ito na Bible study, mula doon sa first. Yung first 23, paulit-ulit nyo na pakinggan. Tapos mula 24 hanggang ngayon na 92 na, every night kayo nakikinig. Kaya't nakarami na kayong katotohanan na nalaman.
Kaya panahon na po, mga kapatid, na kayo ay makapagpasya. Meron na kayong sapat na kaalaman, mga minamahal, para kayo ay makapagpasya at gumawa ng intelihente na desisyon ngayon. Dahil kung hindi pa kayo magpapasya at hihintayin nyo pa na darating yung matinding kabagabagan na yun, ay medyo mahirap na yun. Mas mabuti na yung habang maaga pa ay makapaghanda na po kayo. So hayaan ninyo at medyo bigyan ko kayo ng idea kung ano ang dapat po ninyong gawin, ano? Upang masiguro na ako at kayo ay makasama sana tayo doon sa mga nakahula dito na magtatagumpay laban sa hayop at sa kanyang tanda. Unang-una, kailangan sumampalataya po kayo sa mabuting balita ng kaligtasan. Ipinaliwanag ko naman po sa inyo sa nakalipas ng mga pag-aaral natin kung ano ang ginawa ni Kristo na pagliligtas sa atin nung siya ay nandito sa lupa. Tinalakay po natin yung ebanghelyo na yon, kung paano na siya tinupad niya yung kautusan para sa atin, at yun po ang magbibigay sa atin ng karapatan upang tumanggap ng buhay na walang hanggan. Pinaliwanag ko na rin po yung ginawa niyang pagbayad sa lahat ng ating mga kasalanan dahil sa kanyang kamatayan, na yun ang dahilan kung bakit tayo pwedeng mapatawad. So yun po ang mabuting balita, at saka na ipaliwanag ko na rin yung iba na kasangkot pa dito sa ebanghelyo. Kaya't yun po yung sinasabi ni Kristo na dapat ipangaral sa buong mundo at sampalatayanan. Sa Mark 16 verse 15 and 16, sabi dito, "And Christ said to them, 'Go into all the world and preach the gospel to every creature. He who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be damned.'" So yun po ang unang-una, kailangan na yung naipangaral sa atin, yung narinig nyo po mga kapatid na ebanghelyo, kailangan nga sampalatayanan ninyo. Yun ang pinakauna yun, yung pinakapundasyon ng buhay ng isang Kristiyano. Kung dito sa first base pa lang ay hindi na kayo naniniwala, ay di hindi kayo makaka-advance dito sa second at saka third. Kaya yun po, simulan na. Kung meron pa pong hindi pananampalataya, manampalataya na po kayo mga minamahal na mga kapatid. Sabi pa po dito sa Acts chapter 16 verse 30 and 31, ito ang yung Philippian jailer, ito ang istorya niya, no? "And he brought them out and said, 'Sirs, what must I do to be saved?'" Yan ang tanong niya kina Pablo at Bernabe. At sina Pablo ay sumagot, "Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your house." Yeah. So first and foremost, kailangan manampalataya tayo kay Kristo bilang ating Diyos at tagapagligtas. Sabi pa sa Romans chapter 8 verse 8 to 13, "But what does I say? What does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. And if you confess in your mouth the Lord Jesus and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. For in the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. For whosoever calls on the name of the Lord shall be saved." So sana kahit English itong aking binabasa maintindihan ninyo, ano? Basta importante dito ang sabi, manampalataya po tayo. Yan ang pinakapunto. Manampalataya tayo kay Panginoong Heso Kristo. Saan man gagaling pananampalataya? Sa puso daw. Kasi sabi, "For in the heart one believes unto righteousness." Pero yung puso na tinutukoy dito is yung isip ng tao, hindi yung literal na puso na yung nagbubumba ng dugo. Walang isip yun eh. Ayan, hindi nakakapagpasya yun. Ang isip talaga, yun yung tinutumbok ng mga tao noon na puso. Kaya ganun ang pagkasulat dito sa Bible. Okay, ang susunod po yan na step,
ay pagsisisi at pagtatapat ng ating kasalanan. So, yan ay ito naman yung pagsisisi is bunga ng pananampalataya. So, kung tayo po ay nananampalataya at nakita natin kung gaano ka ang kabutihan ng Diyos sa atin, yun po ang mag-uudyok sa atin para tayo po ay magsisi. Meaning, malungkot tayo doon sa ating kasalanan, ginawang kasalanan, unang-una sapagkat ito ang nagiging sanhi kung bakit si Kristo ay namatay doon sa krus. Meaning to say, nang dahil sa atin, si Kristo ay pinahirapan at namatay. So, yun po ang magpapahayag sa kanyang kagandahang loob. At the same time, yun din po ang magdadala sa atin para malungkot tayo na biro nyo, yung tagapagligtas natin, yung tagapaglalang natin, no? Na dahil lang sa atin ay dumaan sa ganun na katakot-takot na paghihirap hanggang sa siya'y namatay, na kung hindi sana tayo nagkasala, hindi sana nangyari sa kanya yun. Yun ang so yun sana ang magdala sa atin na maging malungkot tayo dun sa ating kasalanan. Yun ang tunay na kalungkutan o tunay na pagsisisi. Yan, tulad halimbawa nung pag meron kang magulang, ikaw ay anak, tapos suwail ka hindi ka sumusunod sa kanya, pagkatapos dahil sa yung pagsuway sa kanya is na nagalit sa iyo, pagkatapos na nagalit na high blood na heart attack, tapos namatay. Ayun. Ngayon, pag na-realize mo na kaya pala siya na high blood, na stroke, na heart attack at namatay, ay dahil ikaw ang nagiging sanhi. So, kung maintindihan mo yon at talagang isipin mo, yan ang magbibigay sa magdadala sa inyo o magbibigay ng kalungkutan sa iyong puso. Maliban kung ikaw ay isang anak na wala ng konsensya, ay hindi ka makukonsensya, pero kung ikaw ay normal pa rin na tao, makukonsensya ka talaga at malulungkot ka na pag na-realize mo na kaya namatay yung magulang mo ay dahil sa iyong katigasan ng ulo. So ganun din yun sa Diyos. Pag nakita natin kung gaano siya kabait at nakita natin na dahil sa ating kasalanan bumaba si Kristo na para lang tayo iligtas, siya ay nagdaan ng katakot-takot na hirap hanggang sa siya ay namatay nang dahil sa atin, yun po ang magbibigay ng malungkot na damdamin sa atin. At yun ang dahil doon, syempre iisipin mo na kung mabigyan ka pa ng pagkakataon ay huwag mo nang ulitin kasalanan na yun. You will have the desire na magbagong buhay ka na. Kasi alangan naman na kung halimbawa mabuhay uli, nabuhay na nga uli si Kristo, gusto mo pa ba na magpatuloy ka uli sa pagkakasala para mamatay na naman siya? Hindi naman na magandang pag-iisip yun. Okay, so matapos na tayo po ay tunay na nagsisi, sigurado na ang susunod dyan ay yung pagsisisi. I mean, pag natapos tayo na nanampalataya, ang susunod dyan ay magsisi na tayo sa ating mga kasalanan at ipagtapat natin sa Diyos. Kaya nga sabi ng Acts 3:19, repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. O magsisi po tayo at magbago, upang ang ating mga kasalanan ay mapawi na. 1 John 1:9 sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. O, tandaan natin, ito ay pangako ng Panginoon. At bakit nangako ang Panginoon na kapag ipagtapat natin ang ating kasalanan ay siguradong siya tapat at magpapatawad sa atin? Dahil in the first place, binayaran na nga kasi niya yung mga kasalanan natin. Namatay na nga si Kristo para mabayaran niya
At dahil doon sa kanyang pagbabayad sa kasalanan natin, kaya pwede na tayong mapatawad. So yun po. Hindi tayo papatawarin dahil sa anumang ginawa natin, ha? Kundi mapapatawad tayo na dahil sa bisa ng kamatayan ni Jesus Christ. Okay. Kaya huwag tayong magpadala na naman doon sa tukso. Huwag pairalin ba yung pride na pag nagkasala, ang ugali ng tao ay pagtatakpan. Ayaw pang aminin ang kasalanan. Eh lalo tayong hindi mapapatawad yan. Kaya nga ang sabi ng Proverbs 28 verse 13, "He who covers his sins will not prosper, but whosoever confesseth and forsaketh them will have mercy." Ayan. So huwag na tayong magtangka, huwag nating tangkain pa na kung nagkasala tayo, eh pagtatakpan natin yung kasalanan natin. Wala pong mapapala, wala tayong mapapala pag ganyan na tinatakpan pa natin ang ating mga kasalanan. Hindi naman kasi kailangan yun na para bang ma-corner ka na sa kakaamin. Kapag hindi ka na-corner, ka-ordinary lang na tinatanong ka, magsisinungaling ka pa sa halip na sabihin mong oo, ginawa ko. Sabi mo, hindi ko ginawa yan. Tanggi ka ng tanggi. Hindi maganda yon. Ang sabi dito, he that covers his sin will not prosper. Bakit hindi mag-prosper? Sapagkat hindi siya mapapatawad. Pero kung i-confess natin, aminin natin, ipagtapat natin, we will have mercy. Yon. Tapos hindi lang yon, kailangan na matuto rin naman tayo kasabay ng ating pananampalataya, dapat matuto tayong umibig naman sa Panginoon. Yan. Kaya sabi ng Matthew 22 verse 37 and 38, Jesus said unto him, "Ye shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment." So yan po ang importante na malaman. Hindi sapat na tayo nagsisi sa ating mga kasalanan pag nagtapat natin, tapos natuto na tayo na sumunod sa kautusan. Kailangan na yung pagsunod natin ay meron nasa tamang rason. Meron yung motibo ba sa pagsunod natin ay maituwid. Susunod tayo dahil sa pagmamahal. Kasi sabi nga ni Christ, "If you love me, you keep my commandments." Yan, sinasabi ko ito kasi pagdating doon sa pagsunod sa kautusan, meron yung mali na pagmamotibo eh. Yung motibo baga ng mga hindi nakakaalam sa mabuting balita ng kaligtasan na ginagawa nilang motibo na kaya sila nagsisisi at sumunod, gusto na sumunod para maligtas. Maligtas. At merong mga nagtuturo na para mapatawad ka ay kailangan na yung tapatan mo yung mabuting masama mong ginawa, tapatan mo ng mabuting gawa, gumawa ka ng mabuti, na damihan mo yung mabuti para bang sa timbangan mas mabigat yung gawa mong mabuti, ma-offset niya yung masama mong gawa. In that sense, you will be able to atone your sin by your own good works. Yan. Yan yung konsepto ng mga Buddhist. Yan din ang konsepto ng ibang mga relihiyon. At yan din ang konsepto sa theology ng Papa si. Ng Papa sa Roma, binasa ko yung sa kanilang aklat eh. Ganun pala ang kanilang motibo. Kasi hindi naman daw namatay si Kristo sa kasalanan ng tao. Namatay siya kasi pinatay ng mga tao dahil sa hindi nila tinanggap daw na siya ang Mesiyas. Pinaratangan siya ng impostor kaya pinatay. Pero walang kinalaman daw yun sa ating kasalanan. So ang nag-aton, ang pwedeng mag-aton sa ating kasalanan ay yung mabuti nating gawa. Yeah. So
huwag nating gawin yon na motibo sa ating pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ang motibo dapat is dahil mahal natin ang Diyos. And then number three, pagkatapos po na pag tayo na nampalataya na sa Panginoon at tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, pinagtapat na natin ang mga kasalanan natin sa Diyos at napatawad na po tayo, eh, ibig sabihin may makikita ng pagbabago sa ating buhay, kasi yun na nga ang ebidensya, ang ebidensya ng tunay na pananampalataya at pagsisisi ay yung pagbabagong buhay. Okay, so ang sunod na step po yan is magpabautis muna sa tubig. Yan, kailangan magpabautis muna sa tubig. Kaya nga sa sabi doon sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, he that believeth and is baptized shall be saved. So matapos ng manampalataya at na may nakita na ang bunga ng pananampalataya na may tunay na pagsisisi at pagbabagong buhay, ay di ang susunod doon is mabautis muna sa tubig. Kaya sabi niya ng Acts chapter 2 verse 38, now when they heard this, they were cut to the heart and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Yan po. So yung pagpapabautismo, mga kapatid, yan ay tulad ng pagpapakasal sa ng mga nag-iibigan na lalaki at babae na kanilang ipapahayag sa publiko na talagang totoong sila ay nag-iibigan, kaya sila po ay magpapakasal. Ayan. So hindi sila magpakasal para magmahalan. Na nagmahalan sila kaya sila ay nagpakasal. Hindi sila magpakasal para mabuo yung relasyon, kundi nagpakasal sila para patunayan na meron na silang relasyon na nabuo. Yan po. So dito rin yung pagpapabautismo, hindi na ito yung magpabautismo ka para ikaw ay mapatawad o ikaw ay magkaroon ng relasyon kay Kristo, kundi magpabautismo ka dahil para mapatunayan na meron ka talagang relasyon. Para pagtibayin mo lang yung relasyon ninyo sa Panginoon. Yun po yung concept ng baptism. Yan. Sabi ng nabasa na natin kanina, no? Mark 16 verse 15. He who believes and is baptized will be saved. Sabi naman ng John 1 verse 12 and 13. But as many as received him, to them gave he the power to become sons of God, even to them that believe on his name, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. So dito po, pag nabautismuhan ang isang tao, yung kanyang relasyon kay Kristo ay napagtibay. So yung kanyang pagiging anak ng Diyos ay mapagtibay din. So lahat po ng mga nanampalataya at nabautismuhan ay maituturing na kaanib o kasama o pasok doon sa sangbahayan ng Diyos. Kaya sa Galatians chapter 3 verse 26 and 29 sabi, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female, for ye are all one in Christ Jesus. And if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. So ano po yung sabi dito? For ye are all the children of God by faith in Jesus Christ. Yan. So, mako-confirm o mapagtibay yung pagiging anak natin ng Diyos sa pamamagitan ng baptism. Yan. At pagkatapos ng nabinyagan, ang sunod dito is kailangan na maitipon ka sa iglesia ng Diyos. Kailangan na umanib kayo sa tunay na iglesia ng Diyos dito sa lupa o iglesia ni Kristo.
Pero siyempre kailangan tingnan nyo, pinag-aralan naman natin na yung katangian ng tunay na iglesia. Huwag basta-basta magsama ng church o huwag magbasta-basta magpabinyag kung sino dyan na nagsasabi. Pastor, sabihin mo, Pastor, naintindihan ko na kailangan kong mabautisman. Pwede bang bautismuhan mo ako? O huwag lalapit kung sino-sinong pastor niyan. Dahil pinag-aralan natin na hindi lahat ng pastor dito sa lupa ay otorisado ng Diyos na magbaptize. Yun lamang mga pastor sa tunay na iglesia ang authorized ng Diyos na mag-conduct ng baptism na katanggap-tanggap sa Diyos. Katulad din yan sa gobyerno. Meron yung mga legitimate na kinikilala talaga dyan na hindi lahat ay authorized. Okay. So, saan po natin mababasa na kailangan na umipon tayo sa Iglesia ng Diyos? Dito po sa Acts chapter 2, verse 41 and 47. Then those who gladly received His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Verse 47, and the Lord added to the church daily those who were being saved. So, saan po tayo maidadagdag kapag tayo po ay nabinyagan? Doon po sa iglesia. Sa puntong ito, mga kapatid, kung meron po sa inyo ang nakapagpapasya na sumampalataya kay Kristo at nakapagsisi na sa kanyang mga kasalanan at kailangan niyang naghahangad na siya ay mabautismuhan at umanib sa iglesia, ay kami po ay handa na tutulong sa inyo. Sumangguni lang po kayo, so mag-text kayo dito sa ating number dito sa radyo at kami ay handa na tutulungan ko kayo dyan sa punto na yon. Dahil hindi naman pwede na binyagan nyo ang sarili ninyo, kailangan may magsasagawa yan. Yan, dyan handa po kaming tumulong. Okay, pagkatapos pag tayo po ay naging kaanib ng iglesia, syempre magiging masunurin tayo sa alituntunin ng Diyos. Maging masunurin sa batas ng Panginoon. So, yung sinimulan natin bago pa tayo na binyagan, nagsimula na tayo, di ba? Nagsisi na. Ibig sabihin, nagpagpasya na tayo na ayaw na natin na magpatuloy pa sa paglabag sa mga kautusan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang kabaliktaran niya ay sinimulan na rin natin yung pagsunod. O ngayon, dito sa loob ng iglesia, pag nandito tayo, ipagpapatuloy po natin yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon, maging masunurin tayo sa kanyang mga alituntunin, sa kanyang mga kautusan, huwag na tayong mag-desire na magkakasala pa, ang hangad natin ay hindi na magkasala. At yun na nga ang gusto ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, hindi man siya nagkakasala. So magiging like father, like son. Like father, like daughter. Kasi kung mga babae, ganun din, no? Tayo nga ay tinatanggap na mga anak ng Diyos at pag-aari na ng Diyos. Kaya, ibig sabihin, kasama na yung pagsunod natin sa dito, yung pangingilin ng araw ng Sabat. Kasi, ang pagsunod natin sa 10 utos, alam natin na ang ika-4 na utos ay yun, yung sinasabi na remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days you shall labor and do you all your work, but on the Sabbath day, thou shalt not work on that. Magpahinga ka dun sa Sabbath day at ipangilin mo yun. Yun ang sabi ng Panginoon. So kasama na yun na simulan mo na dito. Yun ang simula ng tagumpay natin doon sa crisis, sa coming crisis. Kung nais natin na magtagumpay tayo sa hayop, pagdating ng kabagabagan sa hinaharap, simulan na natin. So, kung mag-anib tayo, huwag tayong umanib doon sa simbahan na nangingilin ng Linggo. Dahil pag doon na tayo at sumanib ka sa nangingilin ng Linggo, masanay ka sa pangingilin ng Linggo, pagdating ng panahon, kung ngayon nga walang sapilitan nangingilin ka pagdating doon, madali ka na lang na tumanggap sa tanda ng hayop. Ayan.
Pero kung sa ngayon pa ay sina ano, hindi ka na nangingilin ng Linggo, ang ipinangingilin mo ay Sabado, eh di siyempre masasanay ka na doon pagdating ng araw ay malaki ang porsyento na mapapanindigan mo. Oh, may possibility pa rin na magbalingbing ka at that time, pero mas malaki yung porsyento na magtatapat ka. Hindi ka babalimping. Pero kung sa ngayon, hindi mo nga ginawa yung proper preparation mo, syempre, pagdating nun, bagsak ka talaga. Ganun po. Nakikita nyo ba yung mga kumasali ng tinatawag na board exam? Pagdating dun sa exam, bagsak. Take 2 sila, bagsak. Take 3, bagsak pa rin. Gusto nyo bang maging laging bagsak? Kung gusto natin na hindi babagsak, kailangan talaga na yung sa preparation, mag-aral talaga ng mahusay. At yung mga nagtitake ng board exam, kailangan talaga yon na sila po ay mag-review talaga ng gusto, magsunog ng kilay, para pagdating doon sa exam ay papasa. Ganon din dito sa spiritual matter. Kung dito pa lang ngayon ay hindi na natin pinapractice yung pangingilin ng tamang Sabado, at nangingilin tayo ng Linggo, paano pa natin naiwasan yun doon sa pagdating ng panahon na ipipilit na ng batas? Wala tayong chance roon. Kayo nang sinasabi ko na kung gusto natin na makasama doon sa magtatagumpay, sa hayop at sa tanda, ngayon pa lang simulan na natin. Bakit kinakailangan natin ipangilin ang Sabat? Kasi yung pong Sabat, ito ay tanda ng Diyos na tanda na siya po ang nagmamay-ari sa atin. Kasi dito sa 1 Corinthians 6 verse 19 and 20, sabi niya sa Tagalog, o hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, sapagkat kayo ay binili sa halaga. Luwalhatiin nga ninyo ang Diyos sa inyong katawan at sa inyong espiritu na siyang pag-aari ng Diyos. Yun. So ngayon, dahil tayo ay pag-aari ng Diyos, kung kinikilala natin yon, meron din siyang tanda na ibibigay na kung gagawin natin, yun ang magpapakita sa buong mundo na tayo nga yung pag-aari ng Diyos. Tulad nga ng ikakasal, di ba sa mundo, pag ikinakasal ay mayroong ibinibigay na singsing. O yung lalaki, ibibigay niya yung singsing doon sa babae. Yung babae, mayroon ding ibibigay na singsing doon sa lalaki. So pag kinasal sila, ilalagay yung singsing na yon. At pagkatapos ng kasal, kailangan na suot-suot nila lagi yun. Isusuot nila yun pag sila'y lalabas para sila'y makilala na sila ay kasal na. Ayun. So, yung singsing na yun, yun ang magpapahiwatig na siya po ay kasal doon sa kanyang asawa. Meron na siyang asawa. Ayan. So, dito... Ito naman, kung tayo po ay natapos ng isinuko na natin ang ating sarili sa Panginoon at tinanggap natin siya na bilang tagapagligtas at tayo po ay maging kanya naman, siya na ang nagmamay-ari sa atin, meron siyang ibinigay na paraan na kung gagawin natin, ipapahayag natin sa mundo na tayo nga ay pag-aari ng Diyos. Tayo na yung ano, anak na tayo ng Diyos. Saan natin mababasa yun? Dito po sa Ezekiel chapter 20 verse 12. Bukod dito, ibinigay rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. O, tandaan ninyo ah. Binanggit dito, ito ang magiging tanda sa kanya at sa kanila. Halimbawa, yung mag-asawa, di ba? Yung singsing. Yung singsing, yun ang magpapakita, yun ang tanda na yung babae ay naikasal o asawa niya si lalaki. At yung lalaki naman, asawa ni babae. Yun ang tanda ng pagiging mag-asawa nila. So dito naman, sabi ng Panginoon, ibinigay niya yung kanyang sabat na magiging tanda sa kanya at sa mga anak niya. Ayun.
upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpanging banal sa kanila. Ayun. So malinaw ba? Samantalang yung Linggo, yun naman ay tanda daw na pagkakakilanlan na yung nagmamay-ari doon sa utos na yun ay ang Katoliko. So kapag ikaw po ay nangingilin ka sa araw ng Linggo na yun, pinapakita mo na ikaw ay under ng kapangyarihan ng Katoliko. Oo. Ikaw ay tapat na sumusunod doon sa authority ng Catholic Church na gumawa ng batas na yan. So yan ang tanda ng pagpapasakop mo sa kanyang kapangyarihan. Samantalang ito na mga Sabado, pag ipinangingilin mo ito, ito'y utos ng Diyos, ipinangingilin mo, yan po ang tanda na ikaw ay nagpapasakop naman sa kapangyarihan ng Diyos. At hindi lang tanda ng magpapakita na ikaw ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos, pero sabi dito na kinikilala mo na siya yung nagpapabanal sa iyo. Ayan. Kaya sabi o, bukod dito, ibinigay rin naman sa kanila ang aking mga Sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpaging banal sa kanila. Next verse, Ezekiel 20 verse 20, sabi, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong malaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. O, yun ang magpapakita pala na ang Panginoong Diyos na lumalang sa langit at lupa ang ating Diyos. Hindi yung Diyos-Diyosan ang ating Diyos. O, kaya nga, yan ang pinapahiwatig po ng fourth commandment na ginawa ng Panginoon yon batay yung, na yung ikapito na Sabat, batay doon sa kanyang paglalang sa langit at sa lupa at sa lahat ng bagay sa anim na araw at sa ikapito ay nagpahinga siya. So kung tayo po ay magtrabaho din sa anim na araw at sa ikapitong araw ay magpahinga tayo at ipangilin natin yung araw na yon, pinapakita natin na kinikilala natin na ang tagapaglalang natin ay ang Diyos. At siya ang ating sinasamba. Hindi tayo sumasamba ng Diyos-Diyosan. Yan po ang ibig sabihin noon. Sa ibang pangsalita, parang kasal tayo sa Diyos. Ayan. So, ganyan po kamahalaga. No? Kaya alam nyo, pag yung tanda, mahalaga sa Panginoon yan eh. Kagaya ng sing-sing, alam nyo, mahalaga yon sa mag-asawa. Paano kung nakikita mo yung asawa mo, hindi na niya ginagamit yung sing-sing niya? Di magdududa ka, baka. Kasi sa halimbawa, sa kultura ng Amerika daw, pagka hindi mo yan sinuot yung singsing na magpapakita na ikaw ay may asawa, may kahulugan yan. Ang ibig sabihin noon, hindi ka na tapat doon sa asawa mo at kaya mo tinatanggal yon para ipakilala mo na sa mga tao na ikaw ay single, still available. Kaya pwede ka nang ligawan ng ibang mga tao. Kasi nakin na, walang singsing, ibig sabihin walang asawa, ibig sabihin available, pwedeng ligawan. O, yun daw ang pahiwatig pag hindi mo ginamit yung tanda na ikaw ay may asawa. Ayan. So, yun din, alam nyo, ito, pagka hindi ka nangingilin ng araw ng Sabat, nagpapakita nga, ikaw ay hindi tapat sa Diyos at ikaw ay available na sumamba sa ibang Diyos. Yan po mga kapatid. So, alam nyo, yung tanda, napakahalaga po yan sa Panginoon. At yan, may ano din yan, may kinalaman sa kaligtasan. Kasi, kung titignan nyo yung karanasan ng Israel doon sa Egypt, merong binigay sa ng may binigay ang Panginoon sa kanila na gagawin nila na bilang tanda. Ang sabi doon, para yung mga anak nila ay hindi mamatay sa fourth yung 10th plague, kakatay sila ng hayop, ilalagay yung ano, yung dugo doon sa poste sa kanilang pintuan. Para doon sa araw na yon, sa gabi na yon, pagdadaan yung slaying angel at makita niya yung tanda, hindi niya papasukin at hindi niya hahamakin yung mga panganay doon sa loob.
Pero kung wala yung tanda na yon, anong mangyayari pag wala yung tanda na yon? Ha? Kahit pa na Israel pa yung may-ari ng bahay na yon, kung wala yung tanda, pagdating ng anghel at nakita niya wala yung dugo doon sa pintuan, ay papasukin niya, papatayin yung anak nila. So ganun kamahalaga yung tanda. It means life and death. Ayan. So pagdating ng araw, pag wala po yung tanda sa atin, pagdating, alam nyo, pagdating ng pitong salot, kung wala tayong tanda, ano ang tatanggapin natin? Pag hindi mo tinanggap yung tanda ng Diyos, ang tatanggapin mo, tanda ng hayop. Kaya pagdating pagbuhos ng salot, pitong salot, ha, lagot ka, matatamaan ka talaga. Dahil wala sa iyo, hindi nakita sa iyo yung tanda. Yan po. Pero kung meron po sa atin yung tanda, alam niyo mangyayari, yung salot na yon, kahit ibubuhos dito sa lupa, hindi tayo matatamaan. Protection natin yun eh. So yung tanda ng Diyos na Sabado, that is not only a sign of our relationship with God, na siya ang ating Diyos at tayo ang kanyang bayan. It is also a sign of our deliverance from the seven last plagues. Yan, ganun po kamahalaga yan. Pagka hindi ka nangingilin sa araw ng Sabat, pagdating ng seven plagues, ay talagang ikaw ay matatamaan. You have no protection. Ganun po yan. So ganun kamahalaga yung tanda, mga kapatid. So, dito po natin tatapusin ang ating pag-aaral. Dahil ito po ay wala na tayong oras. So, ako po ay umaasa na binigyan ko kayo ngayong gabi ng magandang aral mula sa Diyos. So, sana po yung mga steps dito na aking binanggit sa inyo, kung meron pa po dyan hindi sumampalataya, sumampalataya na po kayo. Hindi pa kayo nagsisisi, magsisi na po ng mga kasalanan. Ipagtapat ang kasalanan sa Diyos para mapatawad at magpabautismo sa tubig sa tamang paraan. Okay. Yung mga nabautismuhan ng peking baptism, may pagkakataon pa po na ituwid nyo na po yun dahil kailangan na yung magbinyag sa inyo ay yung talagang binyag sa tunay na iglesia. Yung binyag po doon sa bulaang iglesia, hindi katanggap-tanggap yun sa Panginoon. Kailangan na ulitin nyo na po. Ayan. At umanib po tayo sa iglesia pagkatapos na tayo mabinyagan. O, iwanan na natin yung mga nakasanayan natin na hindi tama. Dahil kung hindi pa tayo aanib sa tunay na iglesia, doon pa rin tayo aanib sa bulaan, tuturuan nila tayo doon na lumalabag sa kautusan ng Diyos. Nako, delikado po yun. Dahil pagdating ng crisis na pinapag-aralan natin, nasanay na tayo sa kalalabag, madali na lang lumabag. Pero kung dito tayo sa tunay ni iglesia magpaanib at masanay na tayo sa na sumunod, malaki ang porsyento na pagdating ng subukan, yun kasi yung final test, ano? Test of loyalty, ay masusumpungan tayo na magiging tapat at makakasama po tayo doon sa mga nakahula na magtatagumpay sa hayop at sa kanyang tanda. Okay? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Tutuloy po natin ating pag-aaral bukas ng gabi na naman. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa kitaasan ng mga langit, maraming salamat po sa inyong tulong sa bawat isa sa amin at sa aming tinalakay ng mga katotohanan. Pagpalain niyo po ang mga tagapakinig namin ng pabalita. Nawa po ay mangyari ang inyong kalooban sa kanilang buhay at may handa din po sila, may handa kasama namin para sa nalalapit na mga crisis ng pananampalataya. At sana po ay makapaghanda kami ng tama at makasama kami doon sa magtatagumpay sa hayop at sa kanyang tanda at masumpungan kami na tapat hanggang sa kamatayan at hanggang sa pagdating ni Panginoong Hesukristo. Kung inyong luluubin, na mabubuhay pa kami hanggang sa pagdating ni Panginoong Hesukristo. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
Okay mga kapatid, so dito po tayo nagtatapos. Ulitin ko, pag meron po kayong mga katanungan na ulit dyan, huwag nyong kalimutan na ipadala para bigyan natin ng kasagutan. Mag-text lang po kayo dito sa ating number 0936-342-9428. Ulitin ko, 936-342-9428. Thank you very much at good evening po sa inyong lahat.